Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat, at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Live from the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamaong, Asero starts now! Muli po natin unahin ang ating panalangin. Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos puso kaming nagpapasalamat. Kaming mga naglilingkod sa bayan, bilang mga online broadcasters, mga mobile journalists, at sampu ng aming mga kasama sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa pinagkaloob na malikhaing talino, kalamang teknikal, at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming tungkulin. Naway magsilbi kaming mga tinig ng mahihina at hamon sa mga makapangyarihan. Tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga profesyon sa pinakamataas na antas. Lalo't higit sa panahon po ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon kung ano ang nakararami. Maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ang aming papel ng may talino at pangunawa nang ang katotohanan at kagandahan ang manaig po sa online media. Inaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ng ating Panginoong Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Si Errol Dakame, ang Kamaong Asero. Mga kaibigan, signal number 3 na sa mga lalawigan po ng Isabela, Quirino at Northern Aurora. Forced evacuation, ginagawa na po para sa Bagyong Rosita. Mga dam at linya po ng kuryente, binabantayan na po ng Department of Energy sa posibleng epekto ng bagyo. Sa iba pang mga balita, mga kaibigan, korupsyon at smuggling sa customs hindi masusolved ng military takeover ayon kay Attorney Mangawang.
Sa kaugnay na balita, mambabatas, nangangamba sa epekto naman ng military control sa Bureau of Customs. On-the-spot drug test sa mga driver at konduktor, posibleng gawin daw buong bansa. COMELEC magpapatubad po ng live fingerprint scan system sa 2019 elections. Mascara Festival na bahira naman ng dugo, ina, patay, dos anyos na anak, sugatan sa pamamaril. At sa ating pampabuenas na balita, pambato po ng Pilipinas sa Miss Earth 2018. Nanguna sa resort wear at long gown categories. At sa atin naman pong tanong sa bayan, matutuldo ka na kaya ang korupsyon at smuggling kung iti-take over po ng militar ang Bureau of Customs? Magandang gabi po ng Lunes sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dacame. Welcome po sa Tigasing Palatuntunang Kamaong Asero. Ngayong 29 po ng buwan po ng Oktubre taong 2018. Hello sa mga OFW na kanina pa ho naghihintay ng ating malaganap na palatuntunan. Sa mga nasa Metro Manila, good evening. Muli kami po'y nakikiramay sa mga natatrapik sa mga oras pong ito na kanina pa ho sumakay sa mga pampublikong sasakyan para makauwi. But until now, nasa gitna pa rin po sila ng kalsada, nagpipinitensya. Dulot po ng hindi pa rin masolve-solve na problema ng trapiko sa Metro Manila. Ang dami pong pinagkatiwalaan dyan ng Pangulo para siya po'y tulungan na mapamahalaan po ang ating gobyerno. Pero until now, ang trapiko na nakakaapekto po sa ating pambansang ekonomiya, until now, hindi po nila nasusolve. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. At siyempre sa mga nasa key cities, mga probinsya, malalayong kanayunan mga kaibigan, everybody's welcome. Mga Pilipinong nanonood po sa bansa at sa iba't ibang lugar po sa buong mundo. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali at good morning. Iba-iba kasi ang time zone ng ating mundo. At good day to all of you! Sa ngalan po ng buong person ng Leader News Philippines, News and Current Affairs Team, Operations Live Streaming, and Creative. Ngayon po ay sinasamahan po tayo magpalipad ng ating malaganap na palatuntunang sumasay niyo po on HD Quality, Creative Director Mark Anthony Reynoso. Habang yung ating operations head ay naka-monitor po sa atin, pati yung ating producer head writer ay naka-monitor, naka-remote din sa atin. All systems go po tayo sa ating paglilingkod ngayong Monday evening. Happy birthday kay Clarence Andaya ng Long Ridge, Philippines. Good evening sa ating mga kapatid sa Long Ridge, Philippines. Siyempre ang programa pong ito ay hatid po sa atin ng Long Ridge, Philippines, ng PQCA Paint Depot at ng Burgess Co. Auto Parts dyan po sa Tacloban City. At siyempre po sa mga nagninegosyo naman ng load, mga e-loading stations. Nandyan po ang TPC Telepreneur Corporation. Right, sige! Ratsadahin na po natin ang ating paglilingkod sa gabi pong ito ng Monday. Magpapakasanay na po tayo na 1 hour lang po ang ating programa sapagkat bukas, tsaka November 1 onwards, dahil simulcast na po tayo, synergy na po tayo sa Pinoy Extreme Channel. 1 hour po tayo, then tayo po'y mapapanood ng sabayan po sa Pinoy Extreme Channel at exactly 5 to 6 in the afternoon sa television. Tayo po ay mapapanood sa Signal Cable, sa Sky Cable, sa lahat ng cable companies. Meron pong Pinoy Extreme Channel at 5 to 6 po tayo ng hapon daily. Abangan niyo po ang Kamaong Asero sa Pinoy Extreme Channel. Ayan, totoo lamang po, ang tagal-tagal na po naming excited na may karga yung ating programa. Dangan nga lamang po talagang hindi po ganun kadali, ano? Ang mga production na works na dapat na sikasuhin. Alright, sige! Ipang bungad na nating bilang ang report, live report ni Nolan Oriola
patungkol po sa mga inspeksyon ng mga bus terminals na tila ho may mga isinagawang drug test, on the spot drug test. Papasukin natin ang report ni Nolan Ariola at exactly 6 minutes after 7 in the evening, mga kapatid. Ayan, high energy po tayo dahil Monday. Papasukin natin ang buwan naman ng report ni Nolan Ariola sa ating palatuntunan, Kamaong Asero. Nolan, magandang gabi sa'yo. Go ahead! Nagsagawa ng tinatawag na offline on the spot sa mga terminal ng bus ang Philippine Drug Enforcement Agency at Land Transportation Office ngayong araw sa gitna ng pagbuhos ng mga pasaherong nagnanais na umuwi sa kanikanilang probinsya. Ito ay para na rin matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero para sa darating na All Saints at All Souls Day. Joseph, sa check? Ano naman? Okay. Ayos lang, sir. Tama lang yan para safe ba? Saan ang biyahe niyo, sir? Sa Masbate. Okay. Salamat. Maliban sa LTO, nagsagawa ng drug test ang PDEA sa mga bus drivers. Isa rito ang nagpositibo sa random drug test. Pabor naman ang ilang pasahero at driver sa inspection ito. So far, tagumpay naman tayo. Halos negative ang mga driver conductor. Except for one, meron tayong isang presumptive positive sa initial test. Pero kinakailangan pa natin ang confirmatory test para talagang mapatunayan na talagang gumagamit siya ng droga. So yun sa drug screening test pa lang po nag-positive. So may confirmatory test pa. Pero sa part po ng LTO, dahil po sa Under Republic Act 10586, may ano po tayo doon, may procedure. Kaya po, pinaprocess po ng mga tauhan ng LTO ngayon. Ano po sa lahat. Hindi po pwedeng bumiyahe yun. Hindi na po papayagan. Sir, aside from yung sa presumptive positive, mayroon pa po ba tayo mga hindi pa po pinapabiyahe? Mayroon po kaming na-check kanina ni na Chairman Delgra, sina Yosek po na bus. So dalawa po yung bus na hindi inalaw na magbiyahe dito sa terminal na ito. Aside from yung ibang nakita sa terminal. Ano po, sir, wala niya pinabiyahe ba? Yung isa po dito, yung pong plate po na naka-display, nakatago, for verification po yung plate niya. Yung isa naman, out of line. Magandang umaga po sa kala ni Director General Aquino. Pinakauna po ito na yung simultaneous talaga na buong bansa, sabay-sabay gumagalaw ang ating mga operating units sa mga bus terminal, pati mga airports and seaports. Aral na yun sa pagkalitong pasyon sa bus. Ay po kayo? Saan po yung patungo nyo? Sa Bicol po kayo? Saan sa Bicol? Sa Uban, Sorsogon, Orago nun. may mga drug testing na ginagawa sa mga driver sa ngayon, on the spot. Ano po masasabi niyo? Hindi naman nga yun para wala kaming baka yung problema sa biyahe. Baka yung mga drugs or mabiyahe sila, mga nagkakadami ng drugs. Diba? Kaya siya pagka matiwasay ang biyahe, makarating sa pupuntahan ng walang problema. Mabuti po yun, maraming sumusunod dyan. Kaya lang talaga hindi maiwasan yung mga nagbibenta, mga kagatabos, at hinanap buhay nila yung talaga. Ay, maganda yan. Kasi ang mga pasahero para maging safe, sana yung driver, maganda ang nila, yung tawag ito, yung kondisyon. Kasi pag masama yung kondisyon ng mga driver, mga conductor, mga pasahero, hindi maging safe. Kami gusto namin na maraming police dito, maraming media, para nababantayan yung mga pasahero. Saan po biyahin nyo ngayon? Ito po sa Samar. Samar po kayo? Okay. Kaso lang wala na eh. Siguro wala nang ordinary. Mayroon pa aircon na lang. Mag-aircon na lang kami. Bakit po sir uwi kaya ngayon? Dahil sa Ondas? Or... Hindi. Nagdating kami ng conference. Mula rito sa Araneta Bus Station, Quezon City, Nolan Ariola, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero.
Thank you, Nolan. Thank you so much. Thank you. Thank you. Oras natin, mga kapatid, 11 minutes sa po makalipos ang alas 7 po ng gabi. Bueno, nagparamdam po sa atin. Oh. Bueno naman nung nagparamdam si Quincy Joel V. Kahilig at si partner Oliver Lico pa ay nakaremote po sa atin. By the way, ulitin ko lamang yung ating main topic tonight. Matutuldo ka na ba ang corruption at smuggling sa Bureau of Customs kung ito'y takeover po ng militar ang ahensya? Sa inyo bang palagay, mga kaibigan? Magiging solusyon ba ito? Matutuldukan ba? Matutuldukan ba? No? Mawawakasan ba ang korupsyon at ang smuggling sa Bureau of Customs kung mga military officers ang magpapatakbo na ng BOC? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. As usual, mga kaibigan, tulad po ng sinimula na po natin, ang ating palatuntunan ay gabi-gabi, everyday, meron na pong nakalaang 100 pesos load. Iniintay kita, Quincy, na i-text mo yung cellphone number mo kasi ikaw ang nanalo nung Friday. Oh, hindi mo itinitext yung number mo, no? But I wish to hear your voice para kumpirmadong ikaw yan, no? At premium 100 pesos load sa may pinaka matalino, pinaka magandang sagot sa ating survey question. At ang ating tanong nga today ay matutuldo ka na ba ang korupsyon at smuggling sa Bureau of Customs kung ito take over po ng militar ang ahensya. Ayan. Para mag-qualify po kayo, mga kapatid, all you have to do is, number one, i-like po ninyo ang ating FB page ng Leader Knows Philippines at pati na siyempre yung live video ng Kamaong Asero. Number two, mag-comment kayo. Ayan. Importante, mag-comment po kayo. And number three, i-share po ninyo yung ating live video ng Kamaong Asero. Presto, qualified na po kayo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, sige. At tayo po ay dumako na muna sa ating bantay bagyo. Mga kaibigan, sa oras po, 14 minutos na makalipas ang alas 7 po ng gabi. Ito po ang latest weather update natin ng ating binabantayang bagyong Rosita. Ayan, si Rosita talaga balak mamerwisyo po sa Northern Luzon, mga kaibigan. Inihayag na po ng Pag-asa, mga kaibigan, na signal number 3 na ang Isabela, Quirino at Northern Aurora. Samantala, signal number 2 naman sa Cagayan, Abra, Kalinga, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, La Union, Tarlac, Nueva Ecija, Northern Quezon, Polillo Island, Southern Aurora at siyempre ang Kalinga and Benguet. Ulitin ko, ha? Ulitin ko lamang para siguradong sigurado po tayo. Signal number 3 na po sa Isabela, sa Quirino at Northern Aurora. Signal number 2 naman sa Cagayan, Abra, Kalinga, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, La Union, Tarlac, Nueva Ecija, Northern Quezon, Polillo Island at Southern Aurora. Pati na siyempre yung Benguet at Kalinga. Hindi ko makita kanina nandito yun. Nasa signal number 1 naman ang Southern Quezon, Ilocos Norte, Apayao. Ba't ganun? Batanes, Babuyan, Group of Islands, Zambales, Rizal, Pampanga,
Metro Manila, Batangas, Bataan, Cavite, Camarines Norte. Ang baggy po ay may dalang hanging 150 kilometers sa malapit po sa gitna at pagbugsong 185 kilometers per hour. Magla-landfall bukas ng umaga. Cerosita sa Isabela at sa Aurora Areas. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ulitin ko po yung ano ha, signal number 2. Ulit-ulitin ko ha. Umiiral po ngayon ang signal number 2 sa Cagayan. Ayan, ito yung tama eh. Cagayan, Abra, Kalinga, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Northern Quezon, ang Pulilio Island at ang Southern Aurora. Yan po ang signal number 2. Number 2. Signal number 3, ulitin ko, Isabela, Quirino at Northern Aurora. Ulitin ko ulit yung signal number 1, Southern Quezon, Ilocos Norte, Apayao, Batanes, Babuyan Group of Islands, Zambales, Rizal, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Laguna, Batangas, Bataan, Cavite at Camarines Norte. Nasa layong 410 kilometers silangang-hilagang silangan po ng Kasiguran Aurora ang bagyo. Kumikilos po ito ng pakanluran, timog kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, sige. Basa-basa muna tayo ng mga nagpaparamdam sa ating palatuntunan at mga sumasagot sa ating tanong sa bayan. Siguro gusto makadali ng load ni Vic Barameda. Sa palagay ko po, hindi habang merong mga protektor na nasa gobyerno at merong nagtatakip sa katotohanan. Yan po ang sagot ni Vic Barameda ng Pasig City. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Good evening kay Chris Angel dyan sa Saudi Arabia. Ang sabi niya, ingat po kayong lahat dyan. Yan, sige. Alright, so binigay natin ang latest na weather update natin para naabisuhan po ng ating palatuntunan ng ating mga mananood habang hinihintay natin yung ilan pang mga updates na kaugnayan po sa bagyong Rosita. Mainit pong pinag-uusapan siyempre yung kuna yung ginawa po ng Pangulong Duterte diyan sa Bureau of Customs. The other night I was watching the ano ba yan, farewell, nag-host ng dinner si Alan Peter Cayetano sa Marco Polo Hotel sa Davao at gabing-gabi na ho nagsalita ang Pangulong Duterte and he keep on explaining dun po sa nangyari sa Bureau of Customs and ginagamit niya po yung words na nalusutan. Talagang nalusutan lang daw si La Peña. And he remains to be confident on the credibility of General La Peña. Kaya't sa halip na isama po ito sa mga iimbestigahan at nailagay sa floating status, si La Peña po ay sa halip ipinromote po ng Pangulo. From a simple commissioner of a bureau, si La Peña po ay ini-appoint bilang Director General ng TESDA ng level po ng posisyon ay isang cabinet position. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Madaling sabi mga kaibigan, by reality, sa kabila po ng nangyari sa Bureau of Customs na pinamumunuan po ni General La Peña, na-promote pa sa layman's term. Sa madaling sabi, ang mama
na tiwalang tiwala po ang Pangulo. Alam nyo, kaninang umaga, there are so many reactors sa aking post sa wall ko. Nag-post ako sa wall ko. Ha? Yung aking wall na Errol Consulta da Kami. I posted that this morning that ang sabi ko sa post ko, ano bang sabi ko sa post ko? My God, I hate drugs. Actually, hiniram ko lang yung ekspresyon ng Pangulong Duterte. My God, I hate drugs. Tatlong exclamation mark. Di ba? Nalusutan na ng 6.8 billion pesos na halaga ng Cebu, prinomote pa. So, dami-daming nag-react. Ang dami-daming nag-react sa aking post. At of course, marami po ang hindi natutuwa. Meron namang nagpapaliwanag in favor of the actions of the president. And accordingly, it was said that it is a presidential prerogative. So, alam niyo po mga kaibigan, dito deklarado pong suportado natin ang Pangulong Duterte sa good governance. Dangan nga lamang, bilang suporta po namin sa presidente, we are not ashamed to say also whether the actions of the president are good, really good, really good, excellent, at hindi rin kami magdadalawang isip na sabihin kong mali ang desisyon ng Pangulo. At sasabihin ko po dito, bilang pagmamahal natin sa ating Pangulo, na maaring umaani po ng napakaraming hindi magandang reaksyon, ay sasabihin po natin dito, mahal na presidente, ay mas maigi pong isinaman nyo sa iimbestigahan sila Pinya, dahil ang question po natin ay actually, nung alisin niyo po si Paildon, dahil una po siyang nalusutan ng bulto at bilyong halaga din po ng Cebu, curious po kami, Mr. President, kung ano po yung naging marching order po ninyo kay General La Peña. So yung curiosity po namin, kami po ay may presumption na ang marching order po ninyo, of course, ay tiyakin ni La Peña na hindi na po mauulit na may makalusot pong muli na bulto-bultong drug sa Bureau of Customs. Si Errol da Kame, ang Kamaong Asero. Yun po ang naiisip po naming tiyak na marching order po ninyo kay General La Peña, pigilan sa watain ang korupsyon, sa watain ang smuggling, especially ng drugs. Ayan. Dahil ipinalit nyo nga po siya sa una ng nalusutan ni si Faildon. Ayan. So kami po, mahal na presidente, may presumption that your clear-cut marching order is for La Peña to stop smuggling, to stop corruption in the Bureau of Customs. Kasabay po yan siyempre ng inyo pong tiwala sa mama. I'm sure of that. Yan po yung marching order po ninyo. Now, the question is, did La Peña not failed you? Hindi ba nabigo kayo ni La Peña, mahal na Pangulo? Kami po naniniwala na binigo kayo ni General La Peña. Si Errol da Kame, ang Kamaong Asero. And it's now going into a bottom line of whether he is really competent or not. Sapagkat ang pag-uusapan siyempre dyan ay resulta. Ulitin ko, naniniwala ako na ang marching, ang utos po ninyo kay General La Peña, siguraduhin na wala nang lulusot ng drugs sa Bureau of Customs. Tuldukan ang korupsyon sa Bureau of Customs. Tuldukan ang smuggling. Naniniwala po kami doon. Ngayon, nagtagumpay ba si General La Peña? Ulitin ko po, results speak for itself. Si Errol da Kame, ang Kamaong Asero. Kaya nga po ang sinasabi namin, may mga napagkakatiwalaan po ang mahal na Pangulong Duterte na nasasayang po ang tiwala, sapagkat marami po ay mga incompetent. Baka hindi karapat-dapat sa pwesto yung tiwala ng Pangulo, dahil kaibigan ay naroon eh.
At sana po kami nakikiusap na huwag niyong sayangin, huwag niyong sirain ang tiwala ng Pangulo sa inyo, sapagkat that is the perfect time for you to prove that you are worth with the trust of the President. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ngayon, inalis po si La Peña. La Peña out, Guerrero in. Isa ring military general. Yan. So kaya nga tinatanong natin sa gabi pong ito sa ating palatuntunan. Taong bayan po ang nais kong pagsiltain po dito. Sa inyo bang palagay, matutuldo ka na ba ang korupsyon at smuggling sa Bureau of Customs kung fully or huli mga militar po ang magpatakbo na ng Bureau of Customs? Alisin lahat! Aalisin lahat! Bureau heads, deputy commissioners, down the line. Pati janitor, militar. What do you think, mga kaibigan? Tawag po kayo 0927-494-2175 ang ating globe number. At ang ating smart number naman po ay 0949-736-5000. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ulitin ko, ang ating programa ay may nakalaang 100 pesos load sa may pinakamagandang sagot sa ating tanong sa bayan. 100 pesos load pwede po sa Globe, TM, Smart, Sun, and Talk and Text. Kanina, by the way, mga kaibigan, kausap ko po si D.I. Suti, Secretary Rio, but he's in Dubai as he told me. At may kinaklarify po kasi akong apparently parang bagong telco na nag-aalok po ngayon ng unlimited internet daw. Unlimited bandwidth. Mga ganun eh. Nang tawag po nila ay parang internet mesh na satellite base at wala na pong gagamiting mga cell sites. And therefore, with the promise that people will enjoy nang walang capping, walang limit, meron pa daw kasamang easy access to your banking resources, magkakaroon daw po kayo ng bank card, etc., etc., for at 350 pesos only per month. Yan. Itinawag ko, Kuya Mark, kay D.I. City Secretary Rio. Ang sabi niya, yung pangalan na yan ay hindi rehistrado sa D.I. City. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ito pong grupong ito ay ipinakikilala ang kanilang serbisyo. Nagtataka ko una, ang kanilang website po ay ordinary website. Number two, nagpipresent sila, Kuya Mark, sa mga fast food. Kung telco ka, it should be a multi-billion investment. You will not present your business in the fast food. Ayan. At sinasabi nila na it's a consortium of a foreign firm from Australia at mga banking corporations sa Pilipinas. Therefore, kung yan daw po ay may investment galing sa foreign company, lalong mahigpit na kailangan po silang sumunod sa mga patakaran po ng DICT at National Telecommunications Commission. Right now, nag-aalok po sila ng parang in a networking system. Ang pangalan po ng kumpanya ay Connect PH Alliance. Ayan. Connect PH Alliance. At mga Chinese ang nasa likod. Ayan. Mga Chinese. Nag-aalok po sila ng 2 weeks trial. Walang bayad. Trial nga. At sa November 2 raw po ay meron silang grand launch ng pinakamaganda raw na internet services. Okay, mas maganda raw kaysa PLDT Smart, Globe, at kung ano-ano pa. Ayan. Sa halagang 350 pesos daw. Chinek ko ho sa DICT, Department of Information and Communications Technology, ay wala po sa kanilang record. Yan. So, apparently, kung telco po daw yan,
eh dapat ay nagrehistro sila at dumaan sila sa mga legal procedures dyan po sa DICT at sa NTC. If not, illegal daw yung Connect PH Alliance. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, tuloy-tuloy po tayo. 7:31 in the evening. Ulitin natin ang ating tanong. Sa inyo bang palagay, matutulukan na kaya ang korupsyon at smuggling sa Bureau of Customs kung iti-take over po ng militar ang pamamahala sa naturang ahensya? Boses po ninyo, opinion po ninyo ang nice po naming marinig. May premyo pang 100 pesos load sa pinaka matinding sagot, as in pinaka intelektual, magandang sagot. Diba? Saan ka pa? Saan ka pa? Glulo ko itong aking headphone dito sa jack. Right. Alvin Robiso. Hi, Alvin. Si Alvin ay isang principal sa talaga. Sabi niya rito, kahit tanggalin lahat ng tauhan dyan, may papalit pa rin na iba dyan. Ang pagbabago nasa tao, wala sa mga korap. Kahit batanggalin ang mga korap, mawawala ba ang mga korupsyon? Panigurado, hindi taong bayan ang magbago, hindi ang kung sino-sino man. Ayan. Taong bayan. Ayan. Okay. Namatay na pala yung father ni Angie noong Saturday morning. Condolences pala kay Angie. Puso. Namatay na pala yung father ni Angie noong Saturday. Nakikiramay po ang buong pamilya ng Little News Philippines. Sa pamilya ni Angie, pumanaw na pala yung tatay niyang may, he understand, nagkaroon po ng lung cancer. So, ganun talaga. We cannot question the wisdom of the Lord. We cannot question whether, when, how, and where. Yan. Ang designated time ng sino man. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, sige. Basahin ko lang itong ilan pang mga nag-react sa ating survey question na pinost ko muna sa aking wall. Ang sabi ni Manoy Arnel Clavisillas, the only way para malinis ang buong ahensya, tanggalin ang lahat mula sa janitor hanggang sa pinakamataas na opisyal ng BOC. Total overhauling. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan ang sagot ni Manoy Arnel Clavisillas, ang ating kaibigang nasa Malacanang din, nagtatrabaho na, nasa Transition Commission ng Bangsamoro. Ayan, Manoy Arnel Clavisillas and your company there and the Bangsamoro Transition Commission. Magandang gabi po. Si Manoy Arnel Clavisillas, dati pong reporter anchor yan sa isang radio station sa Legazpi City. Nagsawa daw siya sapagkat wala namang pera sa media. At siya ay tumakbo bilang konsehal, nanalo ng nanalo. Kaya lang, nung nag-vice mayor na yata, at nag-mayor yata ay hindi siya pinalad. So, he worked in Malacanang during GMA's time. Ngayon ay nasa Bangsamoro Commission si Manoy Arnel Clavisillas. Oragon talaga, oragon! Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy-tuloy tayo. Yan, si Alvin Robiso. Yan nga, yung binasa natin, sabi ni Alvin, kahit tanggalin ang lahat ng tauhan dyan, may papalit pa rin. Yan. Oo nga. Tinanggal. Oo. Dati, naalala ko nga, alam niyo mo, dati, may wild idea si Congressman Suarez ng Bureau of Customs ay ipa-privatize na lang daw.
i-privatize na lang, ipakontrata na lang, o ibenta sa private sector. Kasi nga, honestly, pinamunuan na po, marami ng military generals, inilagay po dyan sa Bureau of Customs, even panahon ni Pinoy, ni Panop, general lang na mahala dyan sa Bureau of Customs. And yet, mga kaibigan, they failed to reach the target collection. Alam niyo po, ang pinaka-sinyalis po na hindi masawata ang korupsyon at ang smuggling ay ang pagkabigo na maabot ang mga target collection taon-taon. Kasi kung wala pong korupsyon, tiyak na ang target collections, ang benchmark ay siguradong lalagpasan pa. At makakakolekta po ng sapat na buwis dyan po sa mga transaksyon sa Bureau of Customs. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, pero sa gana namin po ay kayo po ang nais po naming marinig. Kaya't bukas na bukas po ang ating palatuntunan para po sa inyong mga sagot, sa inyong po mga opinion. Patutuldukan ba ang korupsyon at smuggling sa Bureau of Customs? Kung i-take over po o lagyan na po ng mga militar o puros mga militar ang magpatakbo po ng ahensya. Ano po ang inyong palagay? Mag-comment po ngayon. I-like po muna ninyo ang ating FB page. I-like po ninyo ang ating live video ng Kamaong Asero. Mag-comment kayo. Number 3, i-share po ninyo ang ating live video at instantly kayo po ay qualified na manalo ng 100 pesos load. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Happy birthday ulit kay Clarence. Ayan, kay Clarence. Lakas naman. Si Clarence Andaya ng Long Reach, Philippines. Teka. Well, sumakit yung tenga ko sa ano. Tuloy tayo. Right? Sa iba pang mga balita. Nagpapatupad na nga po ng forced evacuation ng gobyerno para matiyak na ligtas ang mga mamamayan sa tatamaan po ng bagyong si Rosita. At yung Energy Department naman mga kaibigan ay binabantay na po ang mga dam facilities natin. Mga dam, siyempre, ay hindi lamang po yan na source ng supply ng tubig para sa mga magsasaka, but primarily source po yan ng kuryente. No? So yung dam, yung mga kawad po ng kuryente, mga poste ay napaka-crucial pong mga elemento yan sa normal na galaw ng mga buhay po natin. No? Dahil kung na nagkakatumbahan po ang mga poste ng kuryente, nagkakalaglagan po ang mga kawad ng kuryente, therefore wala pong supply ng kuryente, abnormal po ang buhay ni Pilipino, ni Pinoy. Ganun po yan. At kapag ka wala pong kuryente, enerhiya na magpapatakbo po ng mga makinarya, iilaw po, mag-iilaw po sa mga kumpanya, ay apektado po ang tinatawag nating productivity ng mga korporasyon at ng mga kumpanya na dapat ay may mga ginagampan ng negosyo at yung mga negosyo po nila ay maibigay ng nasa panahon sa mga customer. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan. Nasa na ba tayo? Toto. Okay. Sige po! Sa iba pang balita mga kaibigan, 40 minutes na po makalipas ang alas 7 po ng gabi. Tayo po ay hanggang alas 8 lang kasi sasanayin po natin na 1 hour lang po yung ating programa. Alam niyo po, it is not the length of the time that we stay on air, but it should be the substance, ano? So, sige po. Palitin natin, bukas na bukas ang ating palatuntunan sa inyo pong mga komento, sa inyo pong mga suggestion.
sa inyo pong mga opinion. At antabayanan po ninyo bukas sapagkat may public service po tayong gagawin. We have a complainant from, I think she's from Malaysia. Ay na-scam na naman. Oh, kapo natin, Pinoy na naman ang nang-scam. Hmm? You see, yan, si Grace Azuela, nakasili po sa atin. Thank you, you see, sa panonood sa ating palatuntunan. Jan Garcia and who else? Mga nanonood sa atin. Jojo Consulta, Glyza Rico. Yan. Okay. Mga nakasilip sa ating palatuntunan. Thank you for watching our show. Si Susie Mandawi Reyes. Hi, Susie Mandawi Reyes. Jeffrey Carlos. Si Sir Rafi Bianson. Butch Arcangel, si amigo at idol Peter Umawing Wasing ng Z-Radio Baguio, si yan, Marisol Asuela. Yan po ng mga nakasilip sa ating palatuntunan. Thank you, thank you. And by the way, congratulations po sa grupo ng Heroes sa kanilang napaka-successful na 4th anniversary event kahapon sa Marikina City. Yan po'y pinamamahala ni partner Oliver Licop as chairman and founder ng charity group na yan na patuloy pong nagsasagawa ng charity works, especially yung tinatawag po nating bloodletting at nakapagdudugtong buhay sa ating mga kababayang nangangailangan po ng masalinan po ng dugo. So yan po yung kanilang napaka-notable na project. At sila po'y 4 na taon na. Ayan, happy anniversary. Happy anniversary. Kahapon yung kanilang anniversary. But of course, syempre, pang-4 na taon yan. Yung pang-4 na taon na yan, mula kahapon, ayan, onwards. At sana'y marami pa silang matulungan. Congratulations and happy anniversary. O, ulitin natin yung ating pakikiramay sa pamilya po ni Angie Puso sa pagkamatay ng kanilang mahal na tatay. Diyan po nakatira yan sa Cavite. Butch Arcangel, hello! More power to your show, Kuya Errol, sabi ni Grace. I doubt, sana nga. Inshallah. Ayan. Sagot niya ito sa ating tanong. Hi, panganay na kapatid Marisol Azuela. Ayan, panganay na kapatid. Panganay na kapatid ni Gracie Marisol na nandyan po sa Paranaque City. Okay na ba, Kuya Mark, yung report? Eh, malapit na, no? Maluluto na. 2 hours daw. 2 minutes yata. Nakamaya po ng konti ang programang Bible Gabi ni Pastor Ram Gambawa and Company. Tapos sa Calvary Chapel of Baguio. At marami po kayong mapupulot na magandang biblical wisdom po dyan na magagamit po ninyo sa maliwalas na pamumuhay sa ibabaw po ng mundo. Alam niyo po ang Bible, yan po ay kumpletong guide ng mga tao. Kung yan lamang po ang laging bubuklatin, susundin, pag-aralan, sundin ng sino man, wala pong maliligaw ng landas. Ano po? Sa totoo lamang. Naniniwala kami dyan ni Kuya Mark eh. Siya ganyan. Pagka ang buhay niyo po ay biblically based, naniniwala kayo sa mga salita ng Diyos na nasa Bible, nako, eh, kaganda ng buhay. Hindi mapapariwara. Ayan, si... Kumusta ka raw ni Dali, Kuya Mark? Ay, nahanap ka. 45 minutes after 7 in the evening, mga kaibigan. Hindi naman po naniniwala, mga kaibigan, si Attorney Maria Lourdes Mangawang na perfect solution. Hindi daw perfect solution ang pagpapasok ng mga militar sa Bureau of Customs.
dati na raw kasi na marami ng general, ang military generals ang pinagkatiwalaan sa Bureau of Customs, pero pumalpak din. Yan, yan po. Bukas nga, kailangan ano, baguhin ko itong ano, napakabagal ng aking ano, computer. Ayun mo, mas kagad yung aking news script. Naniniwala naman mga kaibigan, si anak bayan partilist sa Congressman Tom Villarin na tila isinasailalim na raw po sa martial law ang Bureau of Customs at nais nga po ng balak nga po ng Pangulong Rodrigo Duterte na ipa-take over po sa militar ang naturang ahensya. Yung aking kapatid na naman na nasa Elma, mamaya na tayo mag-usap at on-air ako sa programa ko, ha? Tawagan mo ko after 8. Yan, dito. After 8, ha? Sige, ha? At naka-live ako ngayon. Naka-live ako ngayon. Yan. Okay. Sige. Okay, mga kaibigan. Ready na po ang Undas Report ni Kuya Mark at ni Ron Soriano. 47 minutos sa makalipas na ang alas 7 po ng gabi. Papasukin natin ang Undas Report ni Ron Soriano at ni Kuya Mark Reynoso. Mas maayos na sementeryo ang dadatnan ng mga dadalo sa Himlayang Palanyag Public Cemetery sa San Dionisio sa lungsod ng Paranaque sa darating na Undas. Sa katunayan, nagpagawa si Mayor Edwin Olivares ng common grave facilities na pinaglagakan ng mga butong inilabas sa mga nicho at walang kakalat kung saan-saan. Sinabi ng mga tagapamahalang libingan na si Mang Ernesto Galasa na is kasing matiyak ng mga alkalde na nasa maayos na lugar ang mga buto ng mga yumaon na pwede pa ring dalawin at pagtirikan ng kandila ng mga kamag-anak. Agad po niya ipinag-utos yun na ipunin yung mga buto na yun at ipalibing ulit. Hindi pa rin pinapayagan ang pagtatambay o pagtambay sa loob ng sementeryo lalo na sa pagsapit ng gabi kung hindi naman talaga dadalaw sa yumao. Nagpaalala rin si Mang Ernesto sa mga pupunta sa Undas. May pit din natin na pinagbabawal ang magdala po ng mga matatalas na bagay, alak, anuman na mga puspuro na sobra-sobra ang dami. Eh, pinagbabawal po natin para maiwasan po anumang mga maaaring mag-isa po na. Ron Soriano para sa Kamaong Asero. Thank you, Ron Soriano. Mayor Edwin Olivares ng Paranaque City. Ang masipag naman na mayor na inayos pala yung cemetery yun dyan sa Himlayang Palanyag Public Cemetery sa San Dionisio sa Paranaque City. Alam niyo po, parang naging kagawian na po sa mga sementeryo na yung mga bangkay ng inyo pong mga kamag-anak ay may kontrata lamang po ng 5 years. 5 years lang ang contract sa pampublikong nicho. At pag sa pagsapit po ng 5 years, eh, kailangan nyo pong mag-renew ng upa po ninyo doon sa kuan, sa nicho. Otherwise, ilalabas po talaga yan. At i-welcome yung bagong kliyente. At yung mga buto, sinasako lang. Sa ibang simenteryo, sa mga probinsya, isinasako lang yan at kung saan tabi-tabi lamang pinag-tatatambak yan. O buti po dyan sa Himlayang Palanyag sa San Dionisio sa Paranaque City, sa lugar. Ayan. Lungsod po yan ni Mayor Edwin Olivares. Ayan. Sino kaya mga maglalaban-laban dyan sa eleksyon? Edwin Olivares, sino pa kaya? Excited ako malaman dyan. So anyway, masipag yan si Mayor Edwin Olivares ng Paranaque City. At nasa kamay naman ng mga taga-Paranaque ang magiging kapalaran niya pagdating at pagsapit po ng halalan. Ang mga namumuno naman pagka maganda ang performance
ay wala nang kailangan tumbling pa dyan eh. Kasi pag maganda ang performance po ng mga leader, mga inihahalal, mayor, vice mayor, ay tao po ang magsasabi mismo na magaling ang mayor at mga namumuno, di po ba? Pero pagka sinusuka ho dahil sa hindi masahan, pag hinanap mo, hindi makita, hindi matagpuan, pag kailangan mo ay wala, rejected, denied, ganon. At sa halip, kung saan-saan kasino, nasa sabungan, kurakot dito, kurakot doon, palusot ng pondo, palusot doon, ganon eh. May mga ganyan. Kaya nga, sa totoo lamang mga kaibigan, ako sinasabi ko po sa inyo, most of the public officials, only few, ay wala pong kaso dyan sa ombudsman. But mostly, mga public officials, especially elected officials, sangkaterba po ang mga nakasampang kaso sa ombudsman. Because they violated practically laws. Ayan. Ayan. Si Boying, oh. Boying, naka-live ako sa aking programa. Mamaya na tayo mag-usap, ha? Thank you, thank you. Pasensya ka na, boss. Oh, ayan. Sinasagot talaga. Boying! Ito si Boying, eh. Isang magaling na kaibigan natin na tagaayos ng mga pera. Ayun, mga kaibigan natin, tagaayos ng pera. Parang napakarami namin pera. Alam niyo po, masama ang loob namin ngayon ni Kuya Mark. Eh. Masama ang loob namin ni Kuya Mark ngayon. Bakit? Wala. Ang tagal ng pera namin. kami, matyaga po kami. Mga pakunti-kunti pinagtsatsaga namin sapagkat we are not corrupt. Yan. We are not dipping our hands into illegal activities. Sapagkat yan po ang aming sinumpang tungkulin at gagawin sa Leader News Philippines, that the Leader News Philippines will be a platform of professional online broadcasting with high ethical standards of broadcast journalism. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yan po ang ipinapangako po namin at gagawin po namin sa aming paglilingkod po sa inyo. Paglilingkod ng tapat. Yan. Yan po ang ibig sabihin yan sa madaling sabi. Marami pong nagmimidya-midyahan pero ang kamay ay nakadaw-daw sa mga iligal. Kaya po ako nagsasabi, talagang napakahirap po sa isang presidente, no? It's really hard to be a president. Especially if you campaign in cleaning the whole society, napakahirap sapagkat ang gobyerno corrupt. Ang pribado, kurap. Ang tao, kurap. Police, kurap. Media, kurap. Pero, of course, may hindi naman. May natitira pang ibang matitino. Sa police, may natitira pang mga matitino. Sa militar, may natitira pa namang mga matitino. Sa gobyerno, mayroon pang natitira mga matitino. Sa media, ganun din. May natitira pang mga matitino. Ayan. Kasi, yung ating lipunan, eh, sa totoo lang, kurap po ang ating lipunan. Kaya't sana ang ating panawagan sa mga napagkakatiwalaan po ng Pangulong Duterte, sana panghawakan niyo po ang inyo pong mga oportunidad na makapaglingkod ng maayos. Sabagat not everybody are given the chance to serve the public. Ang problema rito, kung gagayahin niyo lagi ang prinsipyo ni ERAP. Ano ba ang prinsipyo ni ERAP? Weather lang. weather lang. Anak ng kagaw. Weather lang. Kaya napakarami po ngayon nagdudumali. Kita nyo naman. May mga medyang nagdumali. Nagkamal ng milyon-milyon. Tanggal yung kapatid. Di ba? Ganyan eh. Marami ngayon na nagdudumaling kumita po ng salapi sa gobyerno. Bakit? Ha? Is it because weather lang talaga? Diyos ko po, sa madaling sabi, kung ganyan po kayo, wala kayong pinag-iba sa iba. Sinasayang niyo po ang tiwala ng Pangulong Duterte. Huwag niyong sayangin sana. At matulungan niyo po ang ating Pangulo na mangyari kung kanyang magagandang pangarap sa ating lipunan, sa ating bansa. Nakatatlong taon na. Ano na bang nangyari sa ating bansa?
kapag ka hindi po nakiisa ang mga napagkatiwalaan, hindi mangyayari yung pangarap ng presidente natin na magandang Pilipinas. Sabagat na depende po yan sa mga kasama, ka-teamwork. Diba? Pag ang ka-teamwork po ay parang si Team Orbos kagaling, okay po yan. Yan eh. Pag ang ka-teamwork po ay parang si... Sino pang magaling? Ewan. Kayo nga magsabi ng mga magagaling pang napagkatiwalaan ng pamamaraan. May mga magagaling naman eh. Pero kita naman ng publiko ang mga incompetent people there in the government na parang ang presidente tuloy ang tagapagdepensa pa. Nakakaawa ang presidente natin. Idinidepensa pa tuloy. So, sige. Samantala, ayan nga po, kanina yung report ni Nolan Arriola na nagsasagawa po ang LTFRB, LTO ng mga on-the-spot drug test sa mga driver, mga konduktor ng bus. Yan, may nagpositibo daw sa terminal dyan sa Cubao. Alright, tunguhan muna natin ang report naman ng COMELEC. Magpapatupad naman po ng live fingerprinting scan system ang COMELEC sa darating na eleksyon sa 2019. Maganda po yan sapagkat this will be one of the best way to prevent the flying voters. Diba? Dati-rati kasi, wala eh. Magbigay ka lang ng pangalan, number, voters number. Ayan, pasok ka na. Pero ngayon, kung magpapatupad po ng live scanning, live fingerprinting, kasi may mga digital data naman na tayo nung nagparehistro tayo, diba? May digital signature, may picture, di ba? May fingerprints. Di ba nagpiano tayo sa COMELEC? And therefore, kung may live fingerprint scan system na ikukumpara doon sa data bank ng inyo pong rehistro, magkakaalaman talaga if the attempting voter is a legitimate voter or a flying voter. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ma'am Olive Forlales ang sagot niya. Sir, narinig ko sa isang businessman sa bank. Kanina, galit na galit. Ano daw ang alam ng militar sa import at export? Taxation. Takot daw na makodita si Digong Panay suhol sa militar. He. Ayan. Ma'am Olive! Asiran Forlales yung ating agency manager ng Hominid Ventures and Manpower Solutions. Diyan po sa Karuhatan, Valenzuela City. Ayan. Kasama po natin yan dyan na pinaka-head ng ating agency dyan sa Valenzuela City. Sa mga wala po lang trabaho. Ayan, teka, silipin ko nga yung ating FB page ng Hominid para mai-anunsyo natin saglit. Para mai-anunsyo natin yung opening. Mga skilled workers sa construction. Ito. Para mabigyan natin kayo ng trabaho. Mga tambay. Pagtambay, walang pera, alam ipakakain sa pamilya. Urgent hiring po. Walang pakyawan po ito. Bawal ang pakyawan. Kailangan po ng karpintero Kailangan po ng mga karpintero para po sa mga project sa Paranaque, sa Mandaluyong, Alabang, Cavite, Batangas, Laguna at Bataan area. Ayan. Ulitin ko ha, kailangan po ng maraming karpintero sa mga projects po ng Hominid sa Paranaque, Mandaluyong, Alabang, Cavite, Batangas, Laguna, and Bataan area. Now, next, mason or tile setters. Yan. Kailangan po ng maraming mason at tile setter para sa Mandaluyong, Cavite, Batangas, Laguna, at Bataan pa rin. Pintor. Kailangan din po ng maraming pintor para sa Mandaluyong, Bataan at Laguna projects. At
Yan. Electrician! Yan. Para po sa mga projects natin sa Laguna at Batangas. Mangyari po lamang na pumunta kayo sa tanggapan ng Hominid Ventures and Manpower Solutions sa Unit 12. Second floor, Karuhatan Plaza, Karuhatan, Valenzuela City. Mag-text o tumawag po sa 0933-480-9586. Pwede din po sa 0921-980-0718 or sa smart number naman na 0936-114-5177 sa TM. Yan. Okay. Ito ho. With overtime pay, regular holiday pay, SSS, PhilHealth, Pag-ibig Benefits, Service Incentive Leave, 13 month pay, at accident insurance. Yan. Minimum ang bayad syempre pagka ayan, pumasok po kayo sa Hominid Ventures Manpower Solution. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ano nang nangyari sa ating mga sumasagot sa ating survey question? Asa na sila? Anyway, mga kaibigan, alas 8 na kagad na kuya. At oras, napakabilis ng oras natin. Alas 8 na kagad. Jesus Maria Joseph, kababati ko lang ng magandang gabi. Di ba, kaibigan, balikan na po natin ang ating mga mainit na issue sa ating bansa. Signal number, tignan po sa mga lalawigan ng Isabela, Quirino at Northern Aurora. Forced evacuation, ginagawa na po ng gobyerno para sa mga tatamaan ng Bagyong Rosita. Mga dam at linya po ng kuryente, binabantayan na po ng Energy Department sa posibleng epekto po ng bagyo. Korupsyon at smuggling sa customs, hindi daw masusolve ng Mail Authority Governor ayon po kay Attorney Lourdes Mangawang. Mambabatas nangangamba naman sa epekto ng military control sa BOC. On-the-spot drug test sa mga driver at konduktor, posibleng gawin nationwide. COMELEC magpapatupad po ng live fingerprint scan system sa 2019 elections. Mascara Festival, nabahiran po ng dugo. Nanay, patay, dos anyos na anak, sugatan sa pamamaril. Pambato naman po ng Pinas sa Miss Earth 2018. Nanguna po sa research, wear at long gown categories. At sa ating tanong sa bayan, matutuldukan na kaya ang korupsyon at smuggling kung iti-take over ng militar ang Bureau of Customs? Ang may pinakamagandang sagot, Kuya Mark, saglit ha, walang pinakamagandang sagot. Patawad po, ayon po sa ating boss ng creative department, wala daw pong magandang sagot. Pero actually, nandito po sa bulsa ko yung pambayad namin eh. Ayan o. Yung pambayad namin ha, baka sabihin ninyo eh. Ayan o. Ayan o. Ayan yung 100. Pinakita talaga. Ito po yung 100. One week po ito eh. Handa na po yung 1 week natin na pambalod. Pinareserve ko kung naki-commander eh. Ayan. So, mga kaibigan, ang mangyayari po nito, wala pong nanalo ngayon, madadagdag po yun bukas. Ganda, di ba? So, tomorrow, it will be 200 pesos ang nakataya. Ayos, mas malaki, di ba? Quincy, ikaw ang winner ng Friday. Pakitawag po, no? Pakitext niyo po ako. Direct, ha? 0995-148-3605 para maloadan natin yung cellphone number. Anong gagawin natin ngayon, mga kaibigan? Kasi we are test running our program for a 1 hour only. Pero bukas po, maglalagay tayo ng mga gaps every 15 minutes kasi kailangan natin practicein dahil magsa-synergy na po tayo sa Pinoy Extreme Channel. It's a television channel on cable na kailangan pulidong-pulido po yung ating pagsasahin pa pwede. So every 15 minutes, may gap po tayo. We're gonna have 4 gaps effective tomorrow. I'm hoping tomorrow nandito na si partner Oliver Licop.
At si Clarence Andaya ay dito rin. Si Nico nandito rin. Ayan, para matuto silang lahat sa online broadcasting. Mga kaibigan, kami po ay magpapasalamat na po sa inyong lahat. Long Ridge Philippines, again, happy birthday Clarence Andaya ng Long Ridge Philippines. May masarap daw na spaghetti, Kuya Mark. Lusubi natin, ha? Nandiyan sa kabila. PQC Paint daw po at Burgos Co. Auto Parts sa Tacloban City at ang mag-asawang Mr. and Mrs. Rafi Bianson. Thank you. Telepreneur Corporation ni partner Hernan Quiñones at mga manonood po natin sa nag-report po sa atin, Nolan Arriola, Ron Soriano. Ron, continue with your training, ha? Para mas masanay ka sa reporting. Baka sabihin ni Ron eh, ba't gumanda ang boses ko dyan? Ayan, sa ngalan po ng buong person ng leader ng Philippines News and Current Affairs Operations Creative and Live Streaming ni partner na Mark Antonio Reynoso, ang ating Creative Head, Creative Director, Operations Head Oliver Lico, Producer Head Writer Angeline Valencia. Ako pa rin po, mga kaibigan, ang inyo pong Kamaong Asero, si Harold Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Si Errol